sa inyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas noon ngayon at kailanman. Kapangyarihan niyang taglay, walang makatutulad na sinuman. Ang bawat araw ay kapaki-pakinabang sa mga anak niyang tuwirang sa kanya'y nakadarama ng lubusan. Halina kayo, mga minamahal ko, namnamin ang tinuran ko. Pagnilayan yung totoo, dilidilihin sa isip niyo. Ang may karamdaman, ang hanap ay manggagamot. Ang nagugutom ang tiyan, hinahanap ay pagkain. Ang nais matulog, hahanapin ay higaan. Ang nais maglaba, mga gamit sa labahin ang kanyang kailangan. Ang namamalansya, dalawang uri ang gamit nila. Isang uling at ang iba'y sa kuryente. Kung may kuryente na sila. Ano naman kaya ang kailangan para ang kaluluwa ay sumigla? Ano kaya ang dapat kainin ng kaluluwa para mabusog siya? Ano kaya ang kailangan ng kaluluwa para siya'y makapagpahinga? Sa pagal niya na, nakatawang may sakit pa. Nataglay ng katawang may paghahari kaluluwa niya na hindi namamalayan sa gutom at sakit ay naroon na nararamdaman ng kaluluwang gutom at uhaw may sakit na kanser na hindi maurirat ng tao na taglay ay ito ang sanlibutan at makasanlibutan na gawain at mga laman. Ang pita ng laman ay kaiba sa pita ng espiritu. Ang pita ng espiritu ay hindi nababasda ng tao. Hindi nababatid ng laman ang pita ng espiritu. Ang kaloob ng espiritu ay hindi tanggap ng lahat ng tao. Subalit ilan kaya ang tuwirang may pagnanasang kamti nito? Mapapalad ang pagnanasa ay di lamang pansariling katawan niya, kundi kasama ang espiritu na nais niyang kamtin at mapagharian siya. Mapapalad ang naghahanap ng kabusugan ng kanyang katawan, maging ng kanyang kaluluwa. Mang mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Maraming bagay na hindi kayang maabot, makamta ng lahat. Maraming nakikita ang tao na hindi lahat ay gusto niya. Marami namang gusto siya na hindi lahat ay makikita niya. Subalit ang Ama, lahat ng gusto niya ay kaya niyang makuha. Lahat ng gustong gawin niya ay kaya niyang magawa. Subalit, ang hindi niya magawa-gawa, ang kapag ika'y nagkasala, agad ay parusahan niya nang dahil sa pag-ibig niya. Kaya't kung tuwirang minamahal siya ng mga anak niya, gagawa kaya ng lisya? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, maliwanag na tinuran ng Kristo sa lahat. Habang naglalakbay, habang nangungusap sa lahat ng madla. Sa mga nakaabot ng kanyang salita, sila'y nakaunawa. Sa salitang, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga,
napakahalaga ng buhay ng tao. Subalit kung minsan, ang pagpapahalaga niya sa lahat ng nais niya, siyang nagpapakikil ng buhay na taglay niya. Sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mabuksan ang pangunawa tulad ng tinura ng Kristo, Ephata, ayon sa kanyang salita. Mabuksan kayo. Buhay ba ang Ama? Salamat sa pahayag mo, mahal na kapatid ko. Pawang katotohanan, hindi lamang sa gamot makukuhang kagalingan. At walang kwenta ang anumang uri ng gamot kung hindi kalooban ng Amang gumaling ang tao sa kanyang sakit. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag niloob niya walamang sakit na tinatawag ang tao, ay mararamdaman ito sa kanyang katawan. At kung kalooban naman niya anumang uri ng sakit, wala man siyang ininom, siya'y mapapagaling. Kaya't ang hiwaga at himala ay sa Ama. Subalit, ang pag-aalinlangan ay sa tao. Kaya mga mahal, naway ang katapatan sa pananalig at pananampalataya nyo ang siyang sumibol na mabuhay sa puso nyo. Sa gayon, mapagtatanto at mapagninilayan ninyo kung ano ang binigkas sa harapang ito. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekaramanayan. Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa mabuting balita mula kay San Marcos, bumalik si Jesus sa Capernaum pagkalipas ng ilang araw. At kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't magkatipon ang napakaraming tao, anupat walang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang ekskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita siya ng ganito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad ng mga kasalanan mo o ang sabihin tumindig ka? Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko
binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y bawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakilala at nakakakita sa ganito. Noon ngayon at kailanman, walang pagkakaiba sa mga taong hindi makaunawa sa ginagawa ng Amang Dakila. Noon ngayon at kailanman, hindi mawawala ang taong mapanghusga at mapanguri ng kapwa. Noon ngayon at kailanman, hindi matatapos ang paggawa ng hiwaga ng Amang Dakila. Noon ngayon at kailanman, ang lahat ng tao kailangang magpurit, magparangal sama. Subalit, hindi lahat ng binuhay ng Ama at may buhay na taglay na mula sa Kanya, sa gawa niya ay makakaunawa, sa gawa niya ay tatanggap, sa gawa niya ay kikilala, at sa gawa niya ay maaakit, sapagkat hindi lahat ng tao ay naaakit sa mahimalang gawa. Hindi lahat ng tao ay nakatuon sa mabuting gawa ng Ama. Hindi lahat ng tao ay tatanggap sa Kanyang himala. Habang walang nangyayaring hiwaga sa Kanya, subalit maliwanag ang tinuran, maniwala ka muna bago ang himala. Buhay bang Ama! Sapagkat kailanman ay hindi nag-alinlangan ang isang paralitiko, hindi na sinabing, hindi nga ako makabangon, pababangunin mo ko. Kundi, dagling kinuha ang kanyang higaan kung paano tinura ng isang Kristo at binitbit niyang palakad na hindi niya namalayan bakit siya'y naglalakad. Mamahal, sa katotohanan lamang, ang kapangyarihan ng Ama ay hindi na napapabatid pa sa tao kung anong gagawin niya. Kundi kapag sumunod ka't tumalima sa kalooban niya, napapatotohanang mahimala siya at mahiwaga ang gawa niya. At siya ang taglay ng isang Kristo, kaya't sa salita lamang nagaganap ang tinuturan. Sa mga tumanggap, nanalig, naganap. Mga mahal, ilan kaya ang nagtitiwala sa kanyang kapwa at maniniwala sa mabubuting gawa? Bagamat kapwa niya'y taong katulad niya, kung nakikita niyang ito'y mabuti pawa. Bakit tinuligsa ang Kristo? Bakit hinamak ang Kristo ng mga hindi nakakakilala at nakakadama kung anong taglay ng isang Kristo, kung anong nagahari sa isang Kristo, kung bakit ang Kristo'y nakagagawa ng himala't hiwaga sa mga tao? Noon ngayon at kailanman, may mga kaisipan din gayon. Kaya't kung ang tao ay makakakamit ng nasa ng Ama at tatanggapin ang Espiritong di nakikita, Espiritu Santo, walang butot laman, kayang gawin kahit ano. Maliban nga lamang ang kasamaan at kamalian, sapagkat ang pinugmulan ay banal. Kaya't ang gagawa ng kabanalan ay nasa kabanalan, at ang gumagawa ng masama, lisya sa Amang Dakila. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kay palad naman ang isang paralitiko, ano po? Kung babaybayin mo at ibabalik mo yung nakaraan, parang asarap mabuhay nung panahon na yun, ano? Sapagkat mismo yung nagpapagaling ay kasama na. Mismo yung nagsasalita ay kaharap na. Subalit, alam nyo ba, mga mahal, mas mapalad ang hindi nakakita sa isang Hesukristo. Subalit, tapat ang puso niyang pinagtitiwalaan siya. Buhay ba, Ama? Mapapalad ang totoo sa sinasabi niya. At bukal sa kalooban, ang bawat pagpapahayag ay mula sa Ama. Sapagkat tarok ng Ama ang isip at damdamin ng sino man, at batid niya ang kathang isip lamang. Sapagkat siyang nakasusuri ng kanyang salita, siya rin ang nakapag
bibigay ng mabuting balita. Buhay ba ang ama? Kaya, kapani-paniwala ba? Ang Espiritu ay gumagamit ng tao. Katakataka ba kung may kapwa-tao kayo o maging kayo man ay magamit kung pagagamit, makatutupad kung tatanggap. Buhay ba ang Ama? Sapagkat wala ngang imposible sa kapangyarihan ng Ama. Sa taglay ng Hesukristo, ang lahat ay masisiyahan sa gawang kanya bahagi sa lupa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, dapat ba kayong malumbay sa inyong nararamdaman? Dapat ba kayong mabagot sa inyong buhay? Dapat ba kayong mag-alala sa bukas nyo? Dapat nyo bang katakutan ang buhay? Dapat nyo bang alalahanin ang bawat mamaya, bukas at kailan? Ang dapat nyong alalahanin ang Ama sa Trina na nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao, ng pagmamahal na tapat, ng kagalingan ng anumang uri ng karamdaman, at ng mahimalang gawa sa tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung matutulad lamang kayo sa isang paralitiko na daladala ng apat katao, na dahil walang mapagdaanan, hinugos sa bubong sapagkat nakita ng Kristo ang katapatan ng puso niya. Mga mahal, papaano kayang natarok samantalang nasa bubong siya? Paano kayang nakita samantalang may harang na bubong? Kaya nga tinuklang. Mayroon bang malilihim sa Ama? Mayroon bang malilihim sa Espiritu niya? At nang dahil ang anak ay ibinaba at ang taglay ng anak ay mula sa Ama, batid ang saloobin ng isang paralitiko kung paano ang katapat ng kanyang pananalig. Kaya, hindi man nagsalitang ako'y gamutin mo, hindi man nagsalitang ako'y pagalingin mo, mismo ang nagpapagaling, siyang nagturan na bumangon ka, na patatawad ka na sa iyong lahat ng sala. Yan ang unang tinuran. Bakit? Sapagkat kung minsan ang tao ang nagiging daan ng kasalanan ay karamdaman. Sapagkat kung minsan ang tao ang nagiging lalim ng karamdaman ay kasalanan. Subalit, kung batid mong wala kang kasalanan, nagkakasala ka niyan sapagkat walang taong banal. Kundi lahat ng tao sa isip, sa salita, maaring magkasala. Ano pa kung kanyang ginawa? Kaya mga mahal, pinakamahigit na marapat niyong gawin, magsisi muna kayo. At pagkatapos hingin niyo ang habag at awa ng Ama at Kristo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Alala, umbaga, ang mahina lang ang loob, hindi sa Ama yan. Sapagkat ang nananampalataya ng tapat sa Kanya, sinisidlan niya ng tapang at lakas ng kalooban. Ang magulo ang isip at nalilito, hindi sa Ama yan. Sapagkat ang nagahari ay siya, pinapayapa niya ang isipan. Nawawala ang kaguluhan. Ang mayroong hindi magandang damdamin, hindi sa Ama yan. Sapagkat ang Ama'y pagmamahal, kaya't ang sino mang may puot sa dibdib niya, hindi siyang nararamdaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian
kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Tunay at wagas, walang kamatayan ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga mahal, sinong dapat mong asahan at panaligan? Sinong dapat mong unahing hanapin at masumpungan? Subalit, pakatandaan niyong lahat, hindi lahat ng tao ito'y gagawin. Kaya mapapalad ang may biyaya at pagpapala na sa kanyang damdamin at kaisipan ay may naghaharing, Anak, ako'y iyong pakinggan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Mula sa unang sulat ni Juan, ito naman ang dapat pagnilayan. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing suma sa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong suma sa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sinong kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Pawang katotohanan, mga mahal, marapat lang maging matalino kayong magsuri. Marapat lamang na hindi nga pagdakay maniwala kayo. Marapat lamang kung nais mong maligtas ang kaluluwa mo, hindi ura-urada pagdakay ang lahat ng sinasabing mabuti ng kapwa mo'y tinatanggap at pinaniniwalaan mo, sapagkat kahit ang masamay na kapagsasalita ng mabuti, kahit ang masamay na kagagawa ng mabuti, nang naayon sa kanyang kalooban, subalit magkaiba sa naayon sa kalooban ng Ama. May pag-ibig sa kapwa niya. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Katotohanang katotohanan ang aking tinuran, subalit ganang katauhan, hindi sa inyo may babaybay. Ni hindi sa inyo may iuulat, masasambit sa harapan. Kaya't ganang katauhan, hindi maglalakas loob na ito'y sabihin, at sa inyo'y ipabatid, iparating man lamang. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandama ay nakadama. Kung ang katotohanan ang suma sa inyo, mababatid nyo ang totoo. Tao, tagapangusap lamang, subalit ang Ama ang tunay na kapahayagan. Alalaumbaga, madaling mag-aral kapag may talino ang tao. Madali siyang matututo. Subalit, kung ang pag-aaralan niya ay pansanlibutan, ngunit at pasubali sa larangan ng kabanalan, kung pagkatao mo lamang ang magninilay, hindi mo matatanto ang kalahatan. Maliban tanggapin mo ang Espiritu ng katotohanan na mag-uulat sa iyo upang mawawaan mo ang ganang kabanalan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Mapapalad ang sa isip at damdamin, nagahari kabutihan, nilalaman ang isip ay malinis. Walang dungis na iniisip sa kapwa niya,
sapagkat ang ama siyang tuwirang nasa kanya. Kaya nga't ang tao sa tuwina'y dapat mag-isip, dapat magnilay. Kung ito'y nahaharian na ng masama, dapat magnilay. Umaway man ikaw, huwag sa iyong sarili at kapwa, kundi ang sa iyo'y umaalipin. Yaon ang masama na tao'y tinanggap sapagkat hindi nabatid ang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang gawa ng Ama ay walang likat, walang patid, magpakailanman. Totoo po ba yun? Tama po ba yun? Sa makatwid po, kahit na kanino, makagagawa siya ng mabuti, ano? Kahit na sino ka man, mahal ka pa rin niya. Anak ka niya, kilala ka, at walang malilihim sa laman ng isip mo maging damdamin. Kaya kung ang iisang puso na pinagkaloob sa tao at iisang nagkaloob ng puso ng tao ay magkaisa sa damdamin ang nagkaloob at binahagi na ng puso, di kaya magkaisa. Sa makatwid, kung ang ama ang nasa sa iyong damdamin sa puso mong taglay na kaloob niya bilang ikay binuhay, maunawaan mo siya. Tama po ba? At gayon din yung kapwa mo tao, kung kaisa mo, magkakaunawaan kayo. Di ba yung magnanakaw, kapwa magnanakaw sila nag-uusap? Subalit yung hindi nagnanakaw at kakausapin yung magnanakaw, hindi sila magkakatono. Tama po ba? Maliban magnakaw yung hindi magnanakaw, magkakasundo sila. Subalit, yung hindi magnanakaw, sumama sa magnanakaw, eh hindi sila magkakaisa. Tama ba ga? Mamahal, ano ba ga ang ibig kong ituran? Kung ang layon mo'y makasanlibutan at ang layon ng kapwa mo'y sa pang-espiritual na pamumuhay, magkakasundo ba kayo? Hindi. Kaya ang masamang espirito at mabuting espirito ay magkaiba ang layunin. Buhay ba ang Ama? Subalit kung minsan, nagkakapantay sa gawa. Kaya niyang kunwari ay magmabait sa isang taong masama para linlangin lamang siya. Subalit, makikita ang katotohanan sa taong mapagpaimbabaw. Buhay ba ang Ama? Kaya lalabas at lalabas pa rin ang tunay na kulay. Sapagkat kapag ang isang puti, kinulayan mo ng itim, habang nagluluwat, nawawala ang itim. Subalit ang itim, lagyan mo ng puti, hindi mangyayari. Buhay ba ang Ama? Kaya kailangang palitan mo. At mismong puti na ang gamitin mo, di mo siya pwedeng ijobos. Sapagkat, hindi tatalab. At yan ang banal na espiritu. Hindi pwedeng haluan ng masamang espiritu. Sapagkat, hindi tatalab sa kanya. Subalit ang nasa dilim, kapag ang nagbigay ang liwanag, pwedeng tanglawan ang nadimlan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. O dakilang Ama, maghari ka sa kanila. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kung
kung papaano pinatototohanan ng Kristo sa lahat ng mga binahaginan bilang apostolado, mga apostol baga na sinugo sa sanlibutan, na binahaginan ng Espiritu upang sa gayon makatupad sa tulad ng ginagawang kabanalan. Hindi na yun bago, sapagkat ng unang tipan at unang buhay ng tao, hindi man nakita ang Kristo at wala pa ang Kristo, gumagawa ng Ama, nagbabahagi na sa mga tao. At sa pamamagitan ng mga anghel niya, gumagawa ng mabuti. At doon makikita ang kahiwagaan ng Ama kung paano niya nagagawang ang isang tao ay pwede niyang gamitin. Sa panahon ni Rafael, Arkanghel, gumamit siya ng tao, lumukob baga sa tao, nagkatawang tao tulad ng Kristo, para maitawid ang anak nitong Tobit kung saan dako doon ay tutungo, at para maging daan ang kagalingan nitong Tobit. Sa makatwid, mga mahal, ang gawa ng Ama noon, ang gawa niya ngayon at gagawin niya sa mga susunod na panahon ay hindi magbabago, sapagkat siya'y walang pagbabago. Noon ngayon at kailanman ang kapangyarihan niya'y taglay na hindi mamamatay tulad ng kanyang pagmamahal. Kaya ang mga hiwaga at mga himalang gawa sa kanya nagmumula. Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas. Ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang abdo ng isda. Ipinanguniya ito at inipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na abdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos, purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siyang nagpatura, nagparusa sa akin at siya ang nahabag." Maliwanag ang katotohanan kung papaano niloloob ng Ama na ikay maparusahan. Loloobin din niyang ikay palayain at makalaya. Kung nakita niya ang katapatan mo hindi nagbabago sa kanya, ang katotohanan mong taglay ay naroroon pa rin sa kabila ng iyong nararamdaman at dinaranas sa buhay. Daratal ang araw ng kalayaan, daratal ang takda ng pagpapalaya, tulad nitong si Tobit na sa pamamagitan ng abdo ng isda na binigay ni San Rafael sa anak niyang si Tobias. Hindi man mismo ang arkanghel ang gumamot, kundi ang anak na tao rin, nang dahil sa kapangyarihan na hindi kayang liripin, natanggal ang kulaba na nauli ang paningin. Maimposible ba sa gagawin ng Ama sa mga anak niyang tapat sa kanya? Mamahal, kahit sino ka pa, maging sino ka man, kaya mong gawin ang ginagawa ng kapwa mo. Kung ang katulad ng pananalig at pananampalataya nila ay gagawin din sa iyo ng Ama ang naganap sa kanila.
ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pinagtugma-tugma, pinag-ugnay-ugnay lamang ang mga mabubuting balita na sa inyo ay binasa sa harapan. Ganang punching ay hindi ito magagawa na mapagtama-tama ang mabuting balita. Ganang kunching ay hindi sa inyo mayahayag ng ganito. Ganang hindi nyo nakita tulad ng paggamit sa mga tao sa una, may magagawa rin sa inyo ang Ama kung kikilalanin nyo siya. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang magagawa ng anak ay higit na magagawa ng ama. Subalit nang dahil napakabuti ng ama, ang ginagawa niya para sa mga anak niya ay pinagkatiwala sa anak na binaba niya. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritong pinagsama, ang nagtitiwala sa kanila bilang ama't anak, may magagawa dito sa lupa. Espiritong hindi nakikita, walang butot laman, subalit mahiwagang gumagawa sa balat ng lupa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Panginoong Hesukristo? Buhay ba ang Banal na Espiritu? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Subalit ilan kaya ang mga pinagagaling at gumaling na mula sa kanyang paghahari at mabubuting gawa ang marunong magpurit, magparangal sa kanya. Pangkaraniwan, sasabihin salamat po. Subalit hindi naalala ang totoong nagpagaling, kundi ang pinasalamatan ay kapwa niya. Salamat po. Subalit walang nasambit, purihin ka, Ama. Salamat po. Subalit pagkatapos, balik na naman siya sa dating gawin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang mga nabubuksan at ang pangunawa ay lumalawak. Hindi lamang ang mithin ay gumaling ang katawan, ang kanyang karamdamang taglay, kundi naglalayon siyang higit na gumaling kanyang kaluluwa at lumakas ang Espiritu na mula sa Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Dahil buhay po ang Ama, patuloy ang pagpapakilala niya. Walang katapusan ang pagpapakilala niya. Ngunit at pasubali, hindi siya mismo ang bumababa para magpakilala. Nang dahil sa kanyang kapangyarihan, marami siyang kaparaanan. Nang dahil sa kanyang kahiwagaan, lahat kaya niyang gawang gawing himala. Buhay ba ang Ama? At mula sa simula, tao ang kanyang binabadyaan, pinapaalalahanan at ginamit. Subalit kailanman ay hindi pa siya nagpaalala sa hayop. Hindi pa siya nangusap sa halaman. Subalit sa isang hudyat niya, ang kalikasan ay sumusunod sa kanya. Mabuti pa sila. Samantalang wala naman silang sentido kumon. Wala silang pag-iisip na tulad ng taong binigyan niyang mataas na uri at antas na pangunawa. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, ginagalugad niya ang daigdigan. Subalit hindi siya nababaybay na nakikita ng tao. Sapagkat sino man ang magmithing makakita sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Sapagkat kung si Moises
Nagdaan ang hangin. Naroon ba ako, anak? Binigay ang apoy. Nandun ba ako, anak? Subalit tinuran. Makikita mo ang aking likod. Subalit ang aking mukha, hindi. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, kung tataligdan lamang ng tao ang kanyang maling gawa at haharapin niya ang amang dakila, hindi kaya makita niya ang tuwir ang kanyang mukha. Mukha ng kabutihan, mukha ng kabanalan, mukha ng kahiwagaan dito sa lupa. Buhay ba ang ama? Katotohanang katotohanan ang aking tinuran. Ang may pandini muli nakarinig. Kaya umangot tayo sa kasaysayan ng mga hari. Sa kapangyarihan ng ama na nagtatala siya, siya'y pumipili. Subalit, hindi lahat ng napili ng tao ay tama sa kanya. Subalit lahat naman ang pinili niya, tama sa pananaw niya, hindi na tama sa pinili niya. Kaya naligaw, nagkamali, nagkasala pa rin sila. At mapapalad ang sumunod sa kanya mula pa sa una. Tulad ni Elias. Buong-buong inihatid sa langit ang kanyang katawan. Ni hindi nilibing at namatay. Ito ang kahiwagaan ng ama. Ang lahat ay kaya niya na hindi kaya ng tao. Maging pangunawa, salat ang iba. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Akab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Akab. Sa makatwid, kayang pigilin ng ama ang anuman. Maging ang kagalingan mo, kung hindi pa niya tinatakda, mayroon pa siyang hindi ibibigay na paraan. Subalit kapag ginusto niya at tinakda na, walang dahilan para ikay palayain at ikay gumaling. Buhay ba ang ama? Kaya kung lahat lamang ay nakatuon sa pagtigib ng pag-asa at tigib ng pananalig, aabutan siya ng grasya at pagpapala ng pagpapalaya. Buhay ba ang ama? Sapagkat sa panahon ni Elias, bumuhay ng patay. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit mo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Akin na ang bata, wika ni Elias. At kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa itaas sa silid ng kanilang tinutuluyan. Inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin. Yahweh, aking Diyos, ganito ba ang iyong gaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Makaitlo niyang hiningahan ang bata. Kasunod ang ganitong panalangin. Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Sa makatwid, maging si Elias na kinalulugdan niya, hindi pagdaka,
sa isang ginawa niya'y ibinigay ang buhay ng bata. Subalit, sa pagtitiwala na matapat ng kanyang lingkod, habang siya'y dumudulog at nananalangin, patuloy niyang ginagawa ang mabuti sa bata hanggang ibalik ang buhay at tamuhin ang batang namatay. Mga mahal, sino ang namatay ang pag-asa sa inyo? Sino ang nawala ng pag-asa sa inyo na hindi babalik ng Ama ang pag-asa at buhayin ang pag-asa kung kikilalanin niyo siya? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat ng napagaling ni Elias sa panahon niya ay patay na rin. Lahat ng napagaling ni Arkanghel San Rafael, patay na rin. Lahat ng napagaling ng Hesukristo, patay na rin. Kaya walang mabubuhay sa buong panahon, maliban ang buhay na bumubuhay ang Diyos Amang Mahal. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung ang pag-asa mo'y naririyan at ang pagtitiwala mo'y nasa puso mo, bubuhayin niyang ganap at ang lumbay mo'y mapaparang. Ang pighati mo'y hahalinhan ng galak at ang kawalan mo ng pag-asa, bibigyan niya ng tuwirang pag-asa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ganang pagkatao'y wala kayong kakamting kagalingan. Ganang pagkatao'y hindi kayo mapapagaling. Ganang pagkatao'y walang manggagamot sa dakong ito. Ganang pagkatao'y wala pang napagaling sa dakong ito. Ganang pagkatao'y hindi nagpagaling mula noon sa unang araw niya. Subalit, lahat ng totoo at nagtiwala sa panahon ng unang araw pa lamang, nakadama at nagsigaling. Subalit, hindi rin nanahan ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramenihana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nainip po ba kayo? Fill your heart. Nainip po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang po, kung mayroong hindi nakakaunawa, pare-pares lang po tayong walang pangunawa sa una. Bilang isang kunching, wala rin po akong pangunawa noon sa mga salita ng Panginoon. Subalit, sa aking pagbabata, sa aking pagsunod, nabuksan din ang pangunawa ko. Kaya't walang nagtitiis na hindi makikinabang. At hindi ang mata ang kailangang magsuri sa pananampalataya, kundi ang damdamin. Sapagkat sa mata maaaring magkakasala at magkasala ang sinuman. Subalit sa puso mo, kapag dinama mo ang Kristo, hindi ka magkakasala. Buhay ba ang Ama? Ang pandinig mo, kung hindi mo naunawaan, maaring iba ang pumasok sa isip mo. Subalit, kung kilala mo ang sinasamba mo at tinatawagan mong Panginoong Hesukristo, damhin mo siya sa puso mo, magpapakatotoo siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi kailangang maunawaan yung lahat ang mga sinabi. Ang kailangan yung maunawaan, may Diyos na totoo,
at maaaring bumuhay, magpagaling kahit kanino. Buhay ba ang ama? Hindi nyo rin kailangan maging dalubhasa sa pangangaral pananalita ng mabuting balita sapagkat hindi naman lahat ay kakamtin niyaon. Subalit ang pinakamahalaga, kamtin yung ganap ang paghahari ng Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag na sinasabi, Panginoon, hindi ako marunong. Wala akong alam. Sino nga bang marunong sa kabanalan? At sino may alam sa kabanalan? Kahit sinong tao walang alam. Kaya lang natuto at nagkaroon ng karunungan dahil sa banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ang karunungan mo sa kabanalan at ang banal na salita ay alam na alam mo, subalit ang ginagawa mo'y hindi na ayon sa banal na gawa at banal na salita, hindi totoong banal na Espiritu na sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan lamang ang tinuturan. Sapagkat malaki ang pagkakaiba ng Ama na banal at Amang huwag ng sanlibutan. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kapag ang pinaghahari mo sa damdamin mo ay ang kalooban mo at pita ng laman mo, ikaw na ay magnilay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin ang Ama. Wala naman po tayong magagawa kundi magtiwala sa Diyos na dakila, ano po? Sapagkat lahat tayo may wakas ang buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran. Kanya-kanyang kaganapan, kanya-kanyang nakakamtan, kanya-kanyang tinatawid sa buhay, kanya-kanyang kahihinatnan, kanya-kanyang wakas ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahalaga, habang taglay mo yung buhay mo, pag sumikapan mo na makilala mo yung Diyos na hindi mo nakikita, at madama mo siya, at pagtiwalaan mong totoo
sa buhay mo. Sapagkat maniwala ka man bagat hindi, hindi ka naman niya pipilitin kung ayaw mo. Subalit dapat, ikaw ang magsumakit at magsumikap na makilala mo siya. Buhay bang Ama? O sige po, kayong mga magagaling sa Biblia at nagbubukas sa Biblia, mayroon po bang nakalagay doon na namilit si Kristo? Mayroon po bang nakalagay doon namimilit ang Ama? Patuloy lang po siyang nag-uulat, nagpapaalala, nagpapahayag. Katulad ng paanyaya niya na sinabi niya kay Jonas, magtungo ka sa bayan ng Ninibe at ulatan mo ekat magbago sila. Ganon ang Ama. May paalala. Subalit hindi niya sinabing, hoy, pupukpukin kitang anak ko, maniwala ka at ikay babaguhin ko. Hindi siya ganon. Kaya sa dakong ito, walang sapilitan, hindi ka pipilitin kahit kailan. Kaya lamang, nasa sa'yo yan kung maniwala ka at tumanggap. Buhay bang Ama? Sapagkat, maliwanag po ang tinuran. Panginoon, sino ang aking paglilingkuran? Sino ang gagamutin mo? Sino ang aaralan mo? Konstansya, hindi mo kailangang lumuwal ng tarangkahan at dumuon ka sa daan. At pagkatapos ay ikaw ay magsalitang, hali kayo rito, manggagamot ako, mangangaral kayo. Hindi. Sapagkat, kung natatandaan niyo ang sinabi ng Kristo sa isang ketongin, huwag mo ipamalita. Sino ang namalita? Ang pinagaling at siya ang naganap sa gawang ito. Hindi ang namalita ay tao na ginamit. Kaya, naririto kayo sa balita, hindi sa paanyaya na inanunsyo, tinibi, ni radyo, o pinadalang kayo ng sulat. Tama baga? Subalit sa kaparaanan ng kapwa nyo na kalooban ng Ama, naririto kayo. Buhay bang Ama? Kaya, kung totoong shaky nilalan nyo at natanggap nyo nadama, uuwi kayong may dala-dala. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa dako pong ito, wala kayong makikitang stethoscope, x-ray, ultrasound, ECG, 2D echo, at pang-test ng dugo, blood can. Subalit, kung nagtitiwala kayo, mula ulo hanggang talampakan nyo, kayang suriin ng Diyos na buhay sa inyo. Kaya, kung batid mo at umaasa ka, ang pag-aalinlangan sa puso mo'y alisin mo. Sapagkat tulad ng binigkas sa inyo, walang manggagamot na tao sa dakong ito. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayo. Maliwanag ang katotohanan. Nabalita ang gawa ng mabuting balita at gawa ng Hesukristo at Amang dakila sa lupa. Tao ang namalita. Subalit hindi mismo ang Ama ang bumaba. At ibinaba ang pagkakatawang tao upang patotohanan ang gawa ay totoo. At ang Ama ay totoo at buhay na totoo. Kaya ang nagtiwala sa Hesukristo na buhay pananampalataya at pananalig niya bilang tao. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mabuhay nawa ang totoong pananalig niyo at pananampalataya. Huwag namang isipin niyo dahil may sakit kayo, hindi kayo mahal. Huwag namang isipin niyo
Ba't kayo pinababayaan? Hindi yata kayo pinakikinggan. Kung ang isang Hesukristo, anak na totoo, bakit pinabayaan? Anong sinabi ng mga sutil na tao? Ba't di ka bumaba dyan at iligtas mo sarili mo? Buhay ba ang Ama? Kaya kung totoo ang paglilingkod sa puso mo, alam mo na lahat ng tao'y magdaraan sa gayon sapagkat ang buhay ay pahiram. Subalit, dahil kilala mo ang pinaglilingkuran mo, hindi ka nawawala ng pag-asa at hindi nang hihina ang loob mo, patuloy kang nagtitiwala sa Kanya. Kaya, nang idatal ng Ama sa isang nagkatawang tao at pinakita sa mundong ito ang katotohanan ng isang nagkatawang tao, nagbalik sa pagka-Diyos, lulhati ang tinamo. Kaya lahat ay may lulhati. Ano ka man, sino ka man, maaari kang maging lulhati sa iyong inamtan at nakakamtan. Sapagkat habang may buhay, may bukas pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa ba? Kung may bukas pa, sa isang eskwelahan, lahat ba ng nakatingin sa guro nila ay nakikinig ng mga estudyante? Hindi! Kung minsan kung sino yung nakaganyan, siya pang nakikinig. Ganyan din dito. Hindi lahat ng nakatitig kay Kunching ay nakikinig. Lalo na't hindi gusto yung sinasabi sapagkat hindi kayang tanggapin ang puso niya. Mga mahal, bawang katotohanan ang tinuturan ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Paano matatanggap ng isang tao ang totoo kung hindi siya nagpapakatotoo? Paano matatanggap ng tao magbago kung ayaw niyang magbago? Paano niyang kakainin yung ayaw niya at di niya gusto? Mga mahal, subalit, kailangan kahit ayaw mong lagukin at kainin, mithiin mong kamtin ang salitang banal na magbibigay sa'yo ng buhay. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon ko naniniwala ako ay totoo sapagkat marami ang kaya lang sinasabing naniniwala ako sa Panginoon, may gusto siya. Subalit ang totoong may pangangailangan sa kaluluwa niya, wala mang hinihingi, gusto niya, Panginoon niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Madaling magbait-baitan. Kayang gawin ang lahat yan. Subalit ang totoong kabaitan sa puso nagmumula yan. Kaya kahit anong gawin mong pagpapakabait kung hindi mo natural at kunwari lamang, lalabas ang tunay mong maskara sa buhay. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kung hindi ikaw, ba't ka magagalit at magdaramdam? Kung ikaw naman, ikaw ay maglilay. Gusto niyo na po bang umuwi? Maraming salamat sa inyo. Yung natutuwa, hindi naiinip. Yung hindi nakadama, gusto nang umuwi. Umuwi na po kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag ang pinag-uusapan ay larangan ng kabanalan,
yung magandang damdamin at bukal sa kalooban ang pagtanggap kahit hindi kumain, nasisiyahan. Subalit, yung hindi nakakaunawa at ayaw magbago bilang tao, nako! Parang sinisilihan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga mahal, katotohanan ang sakit tinuturan. Kung kayo'y magdaramdam, ang kasama niyo'y dilim, hindi liwanag. Kung kayo'y masasaktan, kayo'y nasa pagkatao at hindi sa espiritu ng Kristo. At kung kayo ay hindi makaunawa, humingi kayo ng pangunawa sa magbibigay kaunawaan sa kanyang salita. Magandang umaga, mga mahal. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Magnilay ka, anak. Iba't ibang uri ng tao dito sa mundo. Iba't ibang uri rin ang sakit ng tao sa mundo. Iba't ibang gamot na naaayon sa sakit ng tao. Subalit iisa lamang ang ayon sa Espiritu Santo. Ang mabuti, mga mahal ko. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? O wala kayong tanong? Tayo na sa Antipolo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nainip po ba kayo, mother? Sister? Teka po, huwag kayong hugos. Pila-pila. Sige nga, lumakad ka. Aba! Buhay po bang ama? Yan ang pawang katotohanan. Sapagkat kahapon, hindi ka makahakbang, inaalalayan ka lang. Sino nagpagaling sa'yo? Lumakad kang mag-isa. Kung nakikita mo siya, sister, mas malala siya sa'yo. Buhay bang ama? O sige, lumakad ka at huwag kang maging emosyonal. Sige, lakad. Painumin siya. Sobrang galak. Ganyan ang tao. Ang bawat araw, may pakinabang. Sa makatotohanan, may kakamtan. Buhay bang ama? Sapagkat kung lahat ng tao ay makatotohanan, ang nakikipagtotoong makatotohanan sa mundo, kakamti ng tao. Buhay bang ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba? May kulang po ba? Kompletos ricados ang ama sa buhay nyo. May asin kayo, may asukal kayo, may tubig ang katawan nyo. Buhay bang ama? At taglay din ninyo ang immune system bodies, ang antibodies nyo, meron din kayong cancer cells. Kaya, kung malakas ang immune system bodies nyo at antibodies ninyo, patay ang cancer cells na nabuhay. Eh, paano kung buhay na buhay ka nga? Subalit patay ang pananampalataya mo. Paano lalakas ang mahihina lahat sa bahagi ng katawan mo? Buhay ba ang ama?
mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Pakatandaan ninyo, walang nabuhay ng nag-iisa at di ka maring mabuhay na nag-iisa lamang. Sa pangalan ng Ama na at Espiritu Santo, pagpalain kayo, mga mahal. Ang pagpapala hindi lamang biyayang material, kundi maraming grasya ang Ama. Ang higit na wangkam tinyo, madamat makilala nyo siya para matutunan nyo ang mga sinambit sa inyo at mapagnilayan nyong totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Negaramaniana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kayo po mga minamahal. Bateka, ayun ay nilapitan, ako hindi. Huwag po kayong ganun, ano? Kung kayo po ay hindi man nalapitan at hindi man nahawakan, subalit ang Diyos naman ay lumapit sa inyo, tinanggap nyo, aba, higit pa po ang inyong mararamdaman. Buhay po pang Ama. Hindi po kailangang sumikat at ipagmagaling nyo si Apo Kunching. Ang kailangang sumikat sa daigdig ay Diyos Amang Mahal. Sa pangalang Jesus, doon manahan kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O sige, taga Tacloban na hindi na Tacloban. Buhay po bang Diyos? Eh kung ako nga at yung alagad ko, araw-araw naglilingkod, pinasakit ang bagang, kayo pa? Buhay ba ang Ama? Eh, para naman kung bungik at walang ngipin, eh, hindi ka makapagsasalita. Eh, para naman kapag may bagang kang namamaga, hindi ka makapagsasalita. Huwag lang pigilin ang Amang yung dila at ikay mapipi. Ang lahat kaya mo pang gawin, kahit anong gawin ng kanyang kalaban. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ano po bang masaya at mahirap na maging masaya? Ano po? Hindi nyo alam, hindi ko rin alam. Alam nyo po, mahirap ang masaya ka, subalit ang kaluluwa mo'y lungkot na lungkot siya. At napakapalad mo na nalulungkot ka naman dahil sa iyong kasalanan. At hindi ka nagiging masaya dahil may kapwa ka na paparusahan. Buhay ba, Ama? At mayroon namang tao, ayaw na ayaw niyang pinagpapala yung kapwa niya. Inggit na inggit siya sa pagpapala nila. Pakatandaan po ninyo, magkumahog man kayo ng magkumahog, kung hindi niyo kapalaran, hindi niyo kakamtan. Buhay ba, Ama? Subalit, kung ang Diyos Ama'y kinikilala nyo at tinanggap nyo sa puso nyo, hindi man napagal na todo-todo katawan nyo at siya ay hinanap pinaglingkuran nyo, mahiwagang totoo magiging buhay nyo, kaya't kayo'y araw-araw ay nagiging masaya, nagigitla ka pa sa iyong grasya. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Masaya po ba kayo? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Masaya ba sila? Parang malungkot, ano? Sabihin nyo nga sa malungkot, ba't ka ba nalulungkot? Ano po sinagot? Ayaw sumagot? Bayan nyo na siya. Buhay po ba ang Ama? Mamahal. Pagpalain kayo. Masaya po ba ang buhay? Yes. Maligaya po ba kayo? Yes. Dapat lang, sapagkat habang kayo'y nabubuhay, dapat kayong maging maligaya at masaya. Sapagkat walang humaba ang buhay sa laging malungkot.
Buhay po ba, Ama? Walang humaba ang kalusugan at lakas sa laging nakakunot. At galit na galit ang puso. Buhay ba, Ama? Walang pagdakay liligaya kung laging magulo ang isip niya. Buhay po bang Diyos? Aba, kaya dapat alalahanin mo ang buhay na tanging sa'yo'y pahirap. Huwag mo itong kaliligtaan habang ikay may lakas at tibay. Naisin mong ikay mapaghari ang ganap at malubos ang iyong galak. Halina kayo, mga minamahal ko. Damdaming taglay niyo'y ilagak na totoo. Sa Diyos Ama ng mundo at kaharian ng langit na do'y nakatahan. Subalit gayon man, kayo'y nasisilayan ni hindi kayo sa kanya'y makakaila. Magkakaila sa mga damdamin, laman ang isip niyo'y nababasa ito. Kailan matututunan ang kabanalan kung tuwin ang laman ng inyong kaisipan ay ang pangsanlibutan na mga layunin, mga hangaring pita ng laman. Halina, halina kayo, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Halina, damhin niyo ang Ama na mahal, niyak kayo. Nang matanto niyo, kayo ay mahal. Mahal na mahal na, mahalaga pa. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan. May tanong po ba? Pinahahaba mo naman na po, Kunching. Alam niyo po, kung bilang tao, ngayon din gusto ko'y tapos na. Sapagkat pag natapos, wala na akong obligasyon sa inyo. Buhay ba, Ama? Subalit, kung pinuputol mo na at ayaw pa ng Ama, may magagawa pa siya. Subalit, anumang dugtong mo, kung ayaw na niya, kikitli na ito. Tulad ng buhay mo. Buhay ba, Ama? Mga mahal, nawa, patuloy niyong mithiin, kayo'y mapagharian ng liwanag na walang kamatayan. Diyos Espiritu, mula sa Ama at Kristo, pagpalain kayo. Totoo ba yon? Itanong niyo sa buwan. Di kayo sasagutin. Subalit, namnamin yung tuwiran, inyong mauunawaan. Magandang umaga po. Sa pahapon, pamiya-miya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pagpalain kayo. Umilera po kayo ng maayos. Huwag mag-unahan. Teka nga muna po. Para maayos. Bayro. Sige. O, alin na kayo, mga mahal.